Ngayon, ang pangalawang tanong eh, mas maganda ba yung tempered glass kaysa sa ceramic? Ang sagot po dyan eh, syempre mas maganda yung tempered glass kasi unang-una eh, salamin po siya. Pangalawa, itong matte ceramic, eh, screen protector lang po ito, no? Hindi po siya tempered glass. What? Kaya pag bumagsak yung cellphone mo, eh, LCD agad yung mababasag. Samantalang dito sa full tempered o sa dito sa tempered glass, eh, kapag nabagsak yung cellphone mo, eh, protektado siya ng tempered glass, no? Ito lang yung unang mababasag, hindi yung LCD nyo. Wow! Ngayon ang pangatlong tanong eh, ano-ano ba yung iba't ibang kapal ng tempered glass? Meron kasi ako mga customer na nagtatanong sila kung meron daw bang mas makapal ba na tempered glass. Ganyan lang yung tempered glass nyo, wala na kayong mas makapal. What? Bro, what are you talking about, man? Sagot po dyan eh, iisa lang po yung kapal ng tempered glass, no? Ngayon bakit? Kasi pag mas makapal na po yung tempered glass, eh baka hindi na mag-touch yung unit nyo. Kaya yung gawa ng tempered glass, eh, iisa lang po yung sukat nyan, no? Kasi nga, iisa lang din yung mga manufacturer nyan, no? Iba't iba nga siya ng pesto pagdating dito sa Pilipinas, pero yung gumawa nyan sa China, eh, iisang manufacturer lang. Kaya yung kapal nyan, eh, iisa lang po. Ngayon, sasagot yung customer, hindi, may nakita kasi ako sa YouTube, eh, ganito kakapal yung tempered glass nyo. Kaya ako yung trabe, diba? Ngayon yung pangatlong tanong, eh, pwede bang lagyan ng matte ceramic yung cellphone na naka-tempered glass na? Ang sagot po dyan, eh, pwede naman pong lagyan yan ng matte ceramic, no? Pero kailangan nyo pong tanggalin yung tempered glass. Ngayon sa tanong na yun, eh, napaisip ako, no? Pwede ba talagang ilagay yung matte ceramic sa cellphone na naka-tempered glass na? At susubukan natin yan ngayon, no? Ilalagay natin tong matte ceramics dito sa J7 Prime. Yan o, J7 Prime, no? At yan nga, kung makikita nyo, naka-tempered glass siya. At bubuksan na natin tong matte ceramic. No? Itong matte ceramic na to, kapag bumili kayo nito, eh, may butas po talaga yan, no? Ayan yung punch hole, no? Ito, no, may butas po siya talaga kapag bumili kayo ng matte ceramic. No? Pero pagdating po sa tempered, eh, wala po yung butas, no? At yan nga, ilalagay na natin siya, no? Yan. Yan, no? Example lang po ito, no? Kung pwede nga ba siyang ilagay, no? At yan, ilagay na natin yung matte ceramic dito sa ibabaw ng tempered glass. At itatouch na natin siya ngayon. Kung magtatouch pa ba siya, no? Ba, nagtatouch pa. Galing, ah. Ayan, no? Lagpas nga yung ano niya, oh. Yung matte ceramic niya sa may tempered glass na puti. Tapos, titingnan natin ngayon kung nagtatouch pa rin siya. Oh, nagtatouch pa din. Oh, gumagana pa rin yung touchscreen kahit may tempered glass at the same time may nilagyan ng matte ceramic. At least nga eh, nasagot nga natin yung tanong na to na kung pwede nga bang ilagay yung matte ceramic sa tempered glass, no? Ang sagot po pala eh, pwede, no? Dahil nagtatouch naman po siya, no? Pero, hindi natin masabi talaga na kung ano nga ba yung kalalabasan ng cellphone nyo kapag ikinabit yung matte ceramic sa tempered glass. Kasi nga, eh, magkaiba nga tong unit na to. F11 Pro yung matte ceramic, tapos yung tempered glass natin ay J7 Prime. Ngayon, baka susubukan natin yan sa ibang video, no? At lalagyan natin siya ng matte ceramic, no? Abangan natin yan sa susunod natin video, no? O-order muna tayo. Titingin muna tayo ng ceramic para sa mga J7 Prime. Para masubukan talaga natin kung ano nga ba yung kalalabasan ng itsura niya. Pero working eh, no? Oh. Gumagana siya eh.